Hello guys, welcome back to my channel. It's me again, Any Top 10s. And for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gawin to. At kung paano siya ilagay sa inyong vlog para kompleto. Ayan, pero bago kong umpisahan, mag-intro muna tayo kasi may bago akong intro. So ito, umpisahan na natin yung paggawa ng ating customize channel subscribe button. So first thing first, we need a green background. So yung green na to, ito yung magsisilbing background niya para maging ano siya, maging tawag dito, maging transparent siya kapag ilalagay mo na siya sa video or kapag inon mo yung chroma key, mawawala yung ano niya, yung green na to. Yung mawawala sa paligid niya. So isa-set mo muna to sa ano, sa 10 seconds. I'm sure alam niyo na kung paano ilagay ito kasi kukuha lang kayo ng background dun sa media, itong background. Tapos pili lang kayo diyan, tapos palitan niyo lang ng color, di ba? So ito na siya. Then we need another layer. So pupunta tayo sa media. Kailangan natin ng white background ulit. Ay white background naman ito siya. Ito yung magsisilbing base nung pinaka subscribe button natin. So kailangan mo siyang lakihan mo siya ng ganyan. Tapos magka-cropping tayo, kailangan natin siyang i-crop. Litan mo lang siya dito. So ito yung magiging yung haba niya, ito yung magiging sukatan natin. So ano niya, yung lapad lang niya yung babawasan mo. So ganyan lang, mga half inches. Pero ewan ko kung ano size to. Kasi ganito na kahaba, ay kalapad yun sa akin eh. Yung ginagamit ko kay, doon sa isang channel ko. So, ayan. So, ngayon, okay na yan. Then, habaan mo siya. Gawin mo 10 seconds. Kamukha nung green. So, okay na yan. Pareho sila. Then, after that, kailangan natin ng isa pang layer. Tapos, ito namang layer na to. Ilalagay mo na yung pinaka logo ng channel mo. Yung picture na ginagamit mo dun sa channel mo. So, saan kasi yun? Yung gagamitin ko dito is si Any Top 10 eh. Kasi wala pa akong subscribe button kay Any Top 10. Ayan siya. Liitan mo lang siya ng ganyan. Tapos, ipatong mo lang siya dun. So, yan. Good. Ayan. Then, after that, kailangan natin mag-layer ulit ng isa pa. Ito, habaan ko din to ng hanggang 10 seconds. Ayan. Pwede naman kasing putulin yan or bawasan. Guys, ito yung dito, yung button dito. Ito yung nagsisilbing ano niya, kung paano habaan yung duration ng video or nung image. So, ayan na siya. Kailangan natin ng isa pang layer para dun sa pangalan or dito sa text. So, Any Top 10. Any Top 10. So ganito yung aking Any Top 10. Ayan. So ilalagay natin yan doon sa tabi ng ating logo. Then i-off natin yung ano, yung shadow kasi pangit. Tapos palitan natin yung color ng name na black. Ang mukha nung sa channel, parang doon sa YouTube mismo, di ba? Sa YouTube. Parang ganyan yun, di ba? So yan. Although hindi siya professional kasi may yung sa mga magagaling na ano or dun sa mga malalaking channel eh hindi siya ganito, pero pwedeng-pwede na din kung mga ano, mga baguhan na ano lang or wala kang Adobe editor or mga personal editor, di ba? Kasi may bayad eh. So ito simple lang using KineMaster.
Ayan, ganyan, di ba? Okay. Okay, di ba ganyan siya? Then, ang gagawin natin ngayon, yung motion naman niya. Yung motion niya, kasi yung aking humble dito, eh, aang... gustong pumunta. So, ayan. Kailangan hindi maiba yung pwesto. Kung paano yung pagkakalagay sa ilalim, ganun din sa taas para pantay siya, guys. So, yung pantay niya. Ayan. Okay. Then, after that, dito na tayo, guys. Dun sa logo. Pareho lang, guys. Kung paano, huwag nyo aalisin yung ano, ah. Huwag nyo aalisin yung pwesto kung saan nyo nilagay yung ano, yung puti na background. Huwag nyo muna aalisin. Punta na kayo agad dun sa next nyo. So, punta kayo dun sa susi ulit. Tapos, iangat nyo lang siya. Ipwesto nyo siya ulit doon. Parang kamukha kanina sa ibaba. Para parehong-pareho yung pwesto. Ayan. Okay. Then, after that, si AnyTop10 naman na pangalan. Or yung, ano. Tapos yung susi. Huwag nyo kakalimutan. So, ayan na guys. Ililipat natin siya doon sa taas. Para katabi niya na yung ating logo. Ayan. Yan ka lang. Okay, yung pula guys, huwag nyo kakalimutan na na-i-on or yung susi. Para kapag tinaas nyo siya, oh, di ba sabay na. Okay. Oh, di ba? Testingan natin. Sabay na yan. Ngayon, doon na tayo sa ating subscribe animation. Dapat sumabay siya dun sa ating ano base para sabay-sabay silang aangat. Oh, di ba? Nasa taas sila. Tumataas na siya. Kaso, ito pa lang ating animation eh. Baka mamaya, kapag nasa ibaba pa siya, pagtapos hintayin natin umangat, eh baka nakalitaw na agad. Dapat sabay kasi yan. So, kailangan natin palang i-adjust to. Kailangan nasa bandang gitna pala to siya. Pero yung lugar niya guys, i-ano nyo, mag-ano kayo, mag-pay attention kayo dun sa pwesto niya. Kasi ano, baka mamaya hindi magsabay yung inyong mga logo or yung mga pangalan.
Diba? Kailangan kong i-adjust. Ulitin natin to. Adjust ko. Basta yung pwesto guys ha. Huwag yung kalimutan. Yun yung pinaka ano ko sa inyo. Gusto kong ipaalala sa inyo. Ayan. Dapat banda dito siya eh. Ayan. Dapat dito siya banda para pantay. Ayan. Dapat. Dapat ganyan. Dapat nawala. Saka nga. Nawala yung animation natin. Ayun, ba't ganun? Natatakpan niya na yung pangalan. Mali. Ayusin muna natin. Kahit yung nag-experiment mismo, nahihirapan din eh, no? Ayan, pagtsagaan niyo na lang to guys. Medyo nahihirapan din kasi ako dito eh. So, ganyan siya. Mas maganda kasi kung ano, diba? Pinaghirapan. Kapag natapos mo to, masaya ka. So, ayan, hindi pa rin pantay. Kailangan maangat natin ng konti to. Ayan, ba't ganyan siya? Teka lang ah. Paano ba to? Ayan, ganyan. Adjust natin, adjust. Check natin. Ayun, perfect na. Diba? Gitna na siya. Kaso medyo malayo siya sa pangalan. Kusog natin konti. Dapat idikit natin ng konti doon sa pangalan. Wala. Ayan. Tapos tingin natin. Tapos tingin natin. Ala, ba't napunta sa baba? Nawala. Nangyari. Nakasetup na siya eh. Bumalik sa ibaba. Buset. Pati yung may-ari ng experiment eh nahirapan din. Teka nga, ulitin natin. Bumalik sa baba eh. Setup natin ulit. Reposition. yan. Medyo nahirapan kasi ako dito eh. Pero yung pwesto guys, huwag niyo kakalimutan. Kasi ano yan, yun yung pinaka keyword, ano niya, yung pinaka gusto kong ipaalala sa inyo. Yung dun sa animation key, yung susi. Kasi ito yung pinaka importante dyan. So, ayan. Hindi pa rin talaga pasok. Kailangan pang iangat ng konti. Adjust ulit, adjust. Taas natin ng konti. Taas ng konti. Yan. And try natin. Sana pasok na to. Try. Doon. Pwede na. Pwede na. O, diba? Sikap at tiyaga. May nilaga. Ay, sipag at tiyaga. May nilaga. O, diba? Pasok na siya. O. Pantay na pantay na. Alright. Tingnan nyo yan. Testingan natin. Oh, di ba? Gitnang-gitna na. Shing. Shing. All right. Oh, di ba? Pero ano, hindi pa tapos ang laban. So paangat pa lang 'yan, kailangan natin yung pababa. So sa pababa na tayo niyan. Enjoyin muna natin yung nagawa natin, oh, di ba? Pasok na pasok. Ang next natin na ano ngayon, na move. Dito naman tayo sa pababa, yung motion niya pababa. So kailangan natin dun tayo sa puti. Ayan. So, ano naman tayo, ibabalik natin siya sa dating pwesto. So, dun sa susi, kailangan nyo muna lagyan ng, ano, ng unang pula para yung pwesto niya hindi mawawala. Kasi kapag diniretso nyo agad na ibaba, guys, magugulo, bababa siya agad. Kasi kailangan nyo muna siyang lagyan ng pin or, ano, starting point. O, diba? Tapos, ang next natin, yung pwesto niya na ililipat muna siya ng pwesto. So, yan, magiging dalawa bali yung ano natin. So, yun yung magiging motion niya. Gagawin nyo siyang dalawa. Yung una, yun yung pinaka-lock, ano niya, starting point ng galaw niya. O, di ba? Alright. Ayan. Gets nyo ba, guys? Please, intindihin nyo ako. Medyo mahirap din siya explain eh. Pero, sana ma-ano nyo, makuha nyo. O, then, dito naman tayo kay AnyTap 10. Pero, lalagyan ko na muna lahat ng ano, starting point.
mas maganda siyang pangalanan na starting point eh, para hindi kayo malito. So lalagyan nyo muna lahat ng starting point para hindi siya gumulo, para pare-pareho yung pwesto niya at sabay-sabay sila, o oh, diba? Then doon na tayo sa kung saan sila babalik sa pwesto. Dito muna tayo, balik muna tayo dito sa puti kasi yung pwesto niya ito, yan. Bali, pare-pareho dapat yan guys, pantay-pantay sila ng pinaglalagyan ng pula, o oh, diba? So try natin dito. Then ililayer lang natin siya dito. Punta tayo sa layer. Yeah, kapiling muna tayong pwesto. Ito dito. Yan, sa layer. Then media. Layer tas media. Punta tayo doon sa export kasi nandun siya, doon siya mapupunta automatic. So ayun siya pinakauna. Boom. 'Di ba? Parang neneng biyang kanyang katawan. Then chroma key guys, yung chroma key pinaka-importante dito ah, para mawala yung kanyang green. Yun yung pinaka-importante dyan guys. So ayan na siya. Tapos parang hindi, kung hindi, parang hindi pareho yung color, pwede nyo siyang i-adjust para makuha nyo yung pinaka-color niya. So dito yung adjustan niya ng chroma key. So diba, oh, diba. Then ipapwesto nyo lang siya. Liitan nyo siya kasi parang hindi maganda pag sobrang laki. Diba? Kasi pwesto nyo siya na maayos. Itago nyo yung ano niya. Itago nyo yung umpisa niya. Kasi pangit yun. O, diba? Then, testingin natin. Yan. Go. Yun na natin kung successful tayo. Alright. O, diba? Ganun ang kadali. Nagtago siya, di ba? Okay, di ba? Pasok sa banga. So, yun na siya, guys. Ganun lang siya kadali. Pati yung paggamit niya, ganun lang. So, di ba? Na-enjoy nyo ba? Maraming kasi nagtatanong sa akin eh. Pati si Isis R.
kung paano daw gawin yun. So yun na nga, tinuro ko na kasi isang buwan yan ang tinatanong sa akin. So ayun guys, sana may natutunan kayo sa aking tinuro, ang tinuro ni Teacher Any Top 10s. Tutorial 101. Tutorial 101. So thank you so much for watching guys, hanggang dito na lang kasi yun na yung tinuro ko, naturo ko na lahat ng alam ko. kung paano gumawa ng customized subscribe button, ayan, using KineMaster. KineMaster ba or KineMaster? Ewan ko kung pala kayo dyan kung anong gusto nyo itawag sa application na to. Basta again, thank you so much. Bye-bye.